What is up mga kuys? And for today's video, ay isi-share ko sa inyo ang best export settings, in my honest opinion lang ha, para sa Adobe Premiere Pro. Hindi naman mandatory na, hindi ko naman sinasabi na mandatory na sundin nyo itong mga settings na ginagamit ko. Pero, sabi nga ni Miss Anaita Zeba, kumbaga itong export settings na ito ay gabay lamang para gumanda ang quality ng videos nyo. So, ano pa ba ang hinihintay natin? Simulan na natin to. So, pasok na tayo sa Adobe Premiere Pro. By the way, ang gamit ko nga palang version ng Premiere Pro ay Adobe Premiere Pro 2020. Version 14.0.1 build 71. So, yan yung gamit kong Premiere Pro. Disclaimer lang dito sa video na ginagawa ko. Itong export settings na nabuo ko is hindi ko to natutunan sa school. Natutunan ko to sa pamamagitan ng pag-re-research sa YouTube and Google. Kaya ito'y collective ideas na nakalap ko mula sa pagre-research ko. So, tara na sa loob ng Premiere Pro. May dalawang ways para makapag-export sa loob ng Premiere Pro. Ang una, punta ka sa file. And then, pindutin mo yung export. And then, media. Ayan, pagka-pindot mo nun, lalabas yung, magpa-pop up yung isang box, which is yun yung export box natin, dialog box. At nandito yung export settings mo. Yung pangalawang way naman, para makapag-export ka sa loob ng Premiere Pro, ay pindutin mo lang yung Control plus M kung ang gamit mo ay Windows PC. Pero kung ang gamit mo ay MacBook or yung Apple device, yung computer na Apple device, Command M ata ang equivalent nitong Control plus M sa kanila. So pindutin mo lang yung Control plus M. Voila. Ayan na. Nagpop-up na agad yung export settings dialog box sa loob ng Premiere Pro. So ito na. Mag-start na tayo sa settings. So ayan, magsimula na tayo dun sa format. Ang ginagamit ko ay H.264. Ito yung recommended na format ni YouTube and ni Facebook. Since doon naman ako nagpo-post sa mga videos ko. And syempre, ito na yung ginamit ko. Yung alam ko ang karamihan din na nag-edit ng video, ito ang ginagamit nila na format. Dito naman tayo sa presets. Para sa akin, hindi na ako gumagamit ng preset. Hindi ko sinisave yung sarili kong export settings. Ako na lang nagtutweak doon sa loob ng export settings dialog box. Comments, di ako naglalagay dyan. Output name. Ayan, mahalaga to. Pindutin natin to. Yung output name. Ayan. Mahalaga na alam mo yung output name mo kasi kapag hinanap mo yan after mo i-export, syempre mahirapan ka pa. Baka mamaya hindi mo alam kung saan ka nag-export. Hindi mo alam saan napunta yung in-export mo. Kaya kailangan alam mo kung saan mo nilalagay yung mga in-export mo na videos. Alam mo rin dapat yung name na sinet mo sa kanya. Kung ano yung pinangalan mo dun sa file na yun. Mahalaga yan. Since example lang naman to, yan lang yung pinangalan ko dyan. Ito rin, mahalaga rin to. Export video and export audio. Check nyo yan. Kasi kapag hindi nyo na-check yan, ganito mangyayari. Ayan. Kaya kailangan check nyo parehas. Kasi mahalaga yan. Kailangan nyo export parehas yan. Alright. Dito na tayo sa basic video settings. Oh, okay. Ito nga pala, itong unang
segment na to ay para sa 1080p na quality. So ang gagawin muna natin ay 1920 by 1080. Pero sa case ko, ang ginamit ko ay 2:1 na aspect ratio. So kung 1080p ang gagamitin ninyo at gusto nyo ng 2:1 na aspect ratio, iset nyo lang to. Iset nyo lang yung composition, yung sequence settings nyo. Composition settings to After Effects. Dun sa sequence settings, baguhin nyo lang. Gawin yung 1920 by 960. Oh, ayan, nakita nyo. Nag-swak siya dun sa aspect ratio natin. So, ito ay 4, 1920 by 1080. Alright. Frame rate. Sa case ko, ang ginamit ko sa shoot ko ay 23.976. Kaya ang pipiliin natin dito ay 23.976. Mahalaga yan. Check nyo rin yan. Ito rin field order. Kailangan ang pindutin natin dito ay progressive scan. Aspect square pixels 1.0. Ayan, yan dapat piliin natin dyan. Huwag na natin galawin yan. And ito, meron akong video na napanood na nag-i-explain na kapag chinek mo raw itong render at maximum depth, ay magkakaroon ng parang milky particles yung video mo. Parang magkakaroon siya ng white washed out. Magkakaroon siya ng konting white na kulay dun sa pinaka-video mo. Parang yung itsura ng video kapag naka-turn on yung hardware acceleration sa Google. Parang ganun yung magiging itsura niya after may export. Kapag daw chinek to. Pero, nag-upload din si Sir Ryan Odensial ng video niya sa channel niya. Check nyo na lang. Ilalagay ko na lang sa description box yung link ng video niya. Nagtanong ako sa kanya kung nakaka-apekto ba talaga yon. And, kinoment ko dun yung video na napanood ko. Pero sabi naman niya sa akin, hindi naman daw nalalagyan ng white particles yung video niya kapag ina-export niya. Kapag chine-check niya itong render at maximum depth. Kasi itong render at maximum bit depth improves the video's quality but increases how long encoding takes. So kumbaga, gaganda yung video mo pero mas mahaba yung encoding o yung pag-export mo. Kaya chine-check ko na rin. Pero yung last video ko, wala naman akong nakitang ganun na effect. Kaya chinek. Kaya mula nun, last video ko, chinecheck ko na rin itong render at maximum depth. Okay, dito na tayo sa encoding settings. Medyo mabigat-bigat to ah. Ito na, performance. Nandito na tayo sa performance. Ang pinagkaiba lang nitong hardware and software encoding. Itong hardware encoding ay ginagamit, inu-utilize niya yung GPU na kung anong mang merong GPU dyan sa laptop or sa PC mo. Kaya kailangan i-enable mo yung GPU mo dun sa settings ng Premiere Pro o kahit anong mang video editing software na ginagamit mo. So in my case, ang ginagamit ko ay yung CUDA, which is yun yung NVIDIA graphics card na meron ako sa aking laptop. Pero, yung graphics card na yun ay mag-work lang kapag nagre-render ka ng videos. Hindi mo talaga siya mayu-utilize kapag nag-encode na ng video yung Premiere Pro sa laptop mo. Bale, aasa ka lang talaga sa pag-export sa RAM at saka sa CPU mo. Doon lang talaga siya nagiging umaasa yung pag-export. Pero yung graphics card, wala. Nasa 30% lang talaga yan. Kumbaga yung another 70 doon na sa RAM tsaka sa CPU. Pero mas lamang yung CPU sa RAM. Nagtatrabaho lang talaga. Yun lang talaga yung nagtatrabaho kapag nag-export ka. So kapag pinili mo yung hardware encoding, ayan, mas mabilis yung uploads mo. Pero ito ang take dyan. Diba hardware encoding yung gagamitin mo? Tapos syempre, kailangan high. High dapat lagi ang pipiliin mo.
ko nang galawin yung high 10 kasi tinry ko na dati yun, hindi naging maganda yung exported file na kinalabasan. And then kung 1080p lang naman ang video na i-export mo, ang recommended dyan ay 4.2 dun sa level. Pwede natin. Baguhin lang natin to. Baguhin lang natin siya 960 kasi yun. Need. Ayan. Okay. Balik tayo dun. Ayan. Hardware high 4.2. So, kung gusto mo ng ganong results, tapos so okay na tayo sa encoding settings. Punta naman tayo dito sa bitrate settings. Ang pinakamaganda talaga gamitin dito ay CBR kasi ito yung nag-i-store ng pinakamaraming information sa video mo. Ito ay constant bitrate. Tatlo yan eh. Constant bitrate, variable bitrate 1 pass, variable bitrate 2 pass. Ang maire-recommend ko sa inyo na gamitin nyo is yung variable bitrate 2 pass at yung constant bitrate. Bakit kanyo? Kasi ang constant bitrate, ito ngayon nag-i-store ng mas maraming information. And then yung variable bitrate naman, ito yung sabihin na nating maganda pa rin yung video niya, nakakalabasan, pero mas optimized yung size nung yung file size nung ano mo, nung video na i-export mo. So kung gusto mo talaga nung pinakamaganda at pinakamataas na quality ng video, CBR ang piliin mo. So in sa case natin ngayon, 1080 yung ating export. Ang recommended naman dyan ay 40, between 40. Ingin nun. Between 40 and 50. So ano, kung ano yung mas gusto nyo, kung ano yung mas kaya niya ng machine nyo, at saka kung meron pa kayong space sa computer nyo, or kung may hard drive naman kayo, wala na kayong problema yun dun. At kung variable bitrate naman ang gagamitin nyo, kung variable bitrate naman, variable bitrate 2 pass ang gagamitin nyo sa pag-e-export, ang recommended settings naman dyan ay 40 and 60. Ayan. Yan ang recommended settings kapag 1080 ang i-export nyo. So ito, huwag nyo ito i-check. Meron lang tayong aning dyan mamaya. So yan, ready na kayo i-export. Pero yan lang yung settings na gagamitin nyo kapag 1080 ang gagamitin nyo. So, let us move on na sa pag-export ng 4K video sa loob ng Premiere Pro. So, ito. Basically, ito lang naman yung papalitan natin, yung resolution. Sa case ko, ang ginagamit ko talaga is 4K DCI, which is 4096x2160. Pero, ang ginagamit natin aspect ratio is 2x1. So ang 2x1 ng 4096x2160 ay 4096x. Ay okay, palitan muna pala natin siya, no? Yun nga pala, pag 4K nga pala ang i-export nating video, kailangan nating palitan yung level. So yun, di ba 4.2 yung ginamit natin sa 1080p? Kapag gagamit na tayo ng 4K video sa pag-export, ang palitan natin level, palitan natin ng 5.2. Yan yung recommended level kapag mag-export ka ng 4K. So palitan natin 4096x2048. So yan yung 2x1 ng 4096x2160. Which is 4K DCI. Yun yung tinatawag na true 4K. Okay? Ready na tayo. So, ito ang tip ko sa inyo. Kapag gagamit kayo ng hardware encoding sa pag-export, at ang gagamitin ninyo ay CBR, tapos ang gagamitin nyo is 100.
Ito talaga yung ginagamit ko, 100, CBR 100. Kapag ginamit nyo yan, minsan kasi nakikita nyo tong estimated file size 5129 MB, which means nasa 5 gig yung size niya kapag na-export na. Pero makikita nyo, hindi yun yung tunay na file size niya kapag na-export. Napapakita ko sa inyo ito. Nag-export ako ng mga files. Ito. Ayan. Ito yung size niya. Ayan. Ayan yung size niya. 2.76 gig lang. Tapos nakikita nyo ba, yung data rate niya, tsaka yung total bit rate niya, nasa 56 lang. Nasa 56,000 lang. Around 56,000. Which is ang layo dun sa 100. Kaya, ang tip ko dyan, kapag ganyan yung nangyari, ang gawin nyo lang is pakilaman natin tong, ngayon natin papakilaman nitong keyframe distance. Tapos iset nyo siya sa 1. And then, kapag nabago nyo na siya, yan lang naman yung babaguhin. Ayan. And hindi pa rin siya nabago, may mali pa rin tayo. Yung pa rin ang mali natin. Hindi pa rin pala natin ito nabago. Kailangan pala, baguhin natin siya sa software encoding. Yan yung ginagamit ko na settings. Software encoding. Palitan natin ng software encoding. CBR 100, keyframe distance 1. So kapag ganyan yung settings nyo, ready na kayo mag-export. And then, yan yung settings na ginamit ko. Tapos ito yung naging results nung in-export ko. Ayan. Medyo malapit na siya dun sa values na sinet sa atin ni Premiere Pro. 4.56 gigabytes, which is malapit na siya sa 5 gigs na size. And then kung titingnan natin yung data rate tsaka total bit rate nung video, makikita natin na malapit na siya sa 100. Nasa 91 plus siya. Nasa 92,000 plus. So, ganun lang gawin natin. Kapag sa unang pag e-export natin ng 4K. Kasi, eto kung kaya lang naman din itong laptop nyo or PC nyo. Kung kaya lang nilang i-export yung ganitong file size. Pero, kung hindi, gamitin nyo na lang yung 1080p settings. Which is, kaya pa naman yun, maganda pa naman siya sa paningin ng ibang tao. Kasi karami sa karami yun ng tao nanonood lang sa cellphone. Eh. Pero syempre, may iba rin nanonood sa laptops and PC. So yun yung kinoconsider ko. Kaya nag-export ako ng 4K. So ayan. So sa unang attempt nyo ng pag-export, software encoding yung ginamit nyo, di ba? Tapos CBR 100, pero hindi ito naka-check. Ayan. Yan yung unang attempt nyo. Kapag sa unang attempt nyo, na-export nyo yan, tas malayo pa rin, gawin nyo na yun. Check nyo na tong keyframe distance na to, tas gawin yung 1. Itong tip na to, nalaman ko lang din to sa isang forum sa Adobe.com. Tas nakita ko yung sagot. Meron isa doon na nakasagot nito, kaya tinry ko siya. So, gumana naman. Ilalagay ko na lang yung forum na nakita ko dyan sa description box para makita nyo kung ano yung pinagbasehan ko. So yan, tapos na tayo dun sa video tab, dun sa export settings natin. Punta naman tayo dun sa audio tab. So yan, sa audio format, ang gagamitin naman natin ay AAC. And then sa basic audio settings, palitan lang. Wala nang tayong papalitan dyan. Make sure lang na 48,000 Hz yung gagamitin natin. Stereo. Pero kung gusto nyong palitan yan, pwede naman. Pero usually, ang ginagamit ko ay stereo. Audio quality, syempre, high. Yan na naman. And yung bitrate natin is 320. Yan yung ating settings sa audio.
Multiplexer, huwag na natin galawin yan. Eto, captions. Kung naglagay kayo, nag-provide kayo ng captions, naglagay kayo ng captions dun sa loob ng video nyo, mahalaga to. Aha. Ano pa ba ang ano natin dito? Gagalawin natin. Ayan. So, wala naman. Ayan, okay na yan. Tapos, export na lang natin. Then, ayun na. Okay na kayo. Makakapag-upload na kayo ng videos nyo sa YouTube. Yun lang naman yung recommended settings ko pagdating sa YouTube. And, paalala ko nga lang pala, no? Baka yung iba sa inyo nagtataka. Kuis Kaloy, bakit ganito? Ang laki naman ng file size. Ang laki ng bitrate na nare-recommend mo sa amin sa pag-export ng videos. Mapupuno agad yung space ng hard drive namin or ng PC or laptops namin. Ganito, i-explain ko sa inyo. Kaya ganyan kalaki yung recommended na file size. Is because kapag in-upload nyo yung mga videos ninyo with a lower bitrate, iko-compress pa yan ni YouTube eh, tsaka ni Facebook. Kaya ang mangyayari dyan, kapag na-compress nila yun, bababa yung quality. Kaya mapapansin nyo, diba, yung ibang video sa YouTube. Kahit gano'ng kaganda yung ginamit na camera, kung mababa naman yung bitrate na ginamit nila, mababa pa rin yung quality. Pangit pa rin yung quality. Pero kapag ginamit nyo yan, yung recommended settings na yan, safe kayo kasi mataas yung bitrate ng videos nyo eh. Kaya kapag binigay nyo yan kay YouTube and Facebook, iko-compress nila yan. Hindi mako-compress ng masyado yung video. Hindi masasacrifice yung quality. Hindi mababago. Kaya ganyan yung numbers na binigay ko sa inyo. Kaya nare-recommend ko sa inyo kung ayaw nyo naman mapuno agad yung hard drives nyo, eh magpundar kayo para sa mga hard drives. Or better yet, kung ayaw nyo talaga mapuno yung storage nyo, eh magbura na lang kayo kung hindi nyo naman talaga tinitreasure yung mga videos nyo. Pero kung ganun niya, tinitreasure nyo mga bawat videos nyo, magpundar na lang kayo ng isang hard drive or better yet, yung solid state drive. Pwede rin libre din yung ano, Google Drive. Gumawa kayo ng multiple accounts kung gusto nyo. Kung ayaw nyo talaga bumili ng mas malaking storage sa Google Drive. Pero yun, libre yun, Google Drive. Store nyo dun yung mga files na gusto nyong matreasure. Tapos kapag nakabili na lang kayo ng hard drives or SSDs, saka nyo na lang ilipat. So yun mga kois, yun lang naman yung sinabi ko nga kanina. Sabi nga ni Miss Sinaida Seba, ito yung mga export settings na to ay gabay lamang. Hindi naman ito mandatory na sundin nyo. Mag-research pa rin kayo. Mag-research lang tayo na mag-research. Patuloy pa rin tayo mag-research habang natutunan natin yung iba't ibang ways ng pag-export sa iba't ibang video editing softwares na ginagamit natin. So yun, thank you sa panunod mga kuis. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, pindutin mo na yung subscribe button dyan sa baba. And as always, see you in my next video.